Magandang buhay mga kabakit. At nandito naman po tayo sa ating traveling position sa napakatarik na lugar. So meron po tayong tinatawag na 20 cm to 30 cm 1 feet. Yan po ang ating kailangang position mga kabakit. So kasi in case na magkaroon po tayo ng bear down o pagtumba, eh matutukod po natin. Then may chance po nating mahilang ating unit. Nandiyan po sa traveling position natin mga kabakit. Makikita nyo po po siya sa ating picture ng ating unit. Makikita po nyo 20 to 30 cm. Yan, nampo sa left. Kung pababa po tayo, ganun din po. Kumbaga nakaabang ang ating position. Kasi in case na magdudulas po tayo, pwede pong itukod natin ang ating unit, then makukontrol natin ang ating kabuuan ng ating unit. Nandiyo po siya sa ating travel position mga kabakit. Ayan po siya, 20 to 30 cm 1 feet. Then magdandito po naman tayo. So, ayan po, kapag gusto nating iangat ang ating kaliwang parte ng ating bucket at lilinisan natin, halimbawa may mga sumingit na mga dumi-dumi, itutukod po natin ng 90 degrees to 110 degrees po. Ayan po ang position nating dapat gawin. Tapos din ko kung patatakbuhin na po natin ang ating tinuro nung nakaraan na travel level control. Then kang kaliwa po, kaliwa lang po ang tatakbo sa kanya mga kabakit. Yung isa po ay hindi tatakbo. Para isa lang pong traveling trackpad natin ang iikot, then tatalsik na po ang ating dumi sa ating unit. Mga kabakit, yan po ang position niyan. Yan ang purpose po niyan kapag tinutukod natin ang ating unit. At nandito naman po tayo sa mga explanation mga kabakit. Ito po yung tinatawag nating traveling o non-slope. Sa slope area po natin, kumbaga mag-i-slope tayo. Make sure po na ang ating traveling lever property daw, sabi niya dito, nagkakanuber po tayo ng confirming the travel motor in the right location. Ayan po, sabi diyan, siguraduhin po natin sa ating right position. Sa number 2 naman po, the lower bucket 20 to 30 cm, sabi nga po diyan. Then to the ground and can be used by the brake of emergency. Pwede po natin gamitin ang ating emergency brake sa in case of emergency, sabi po diyan. If the machine starts on the slide on the losses stability, lower the bucket immediately and brake the machine. Yun, kailangan po nating i-brake ang ating machine sa in case of the starts of slide ang ating stability lower. Sabi po dito, when the parking of the slope, use the bucket as the brake and the place blocks behind the tracks to the prevent the sliding. Kailangan, pwede po nating gamitin ang ating bucket para makontrol natin pag ang ating pagpapark. So yun po sinasabi dyan mga kabakit. Sabi naman po sa number 4, when parking on a slope, use the bucket as a brake place blocks behind the tracks and prevent sliding. Pwede po nating itukod para kung magkaroon po ng problema ng sliding ay makokontrol po natin ang ating unit mga kabakit pag magpapark na po tayo. And the machine cannot be traveled effectively on a slope when oil temperature is low. Yun, hindi po tayo pwedeng tumakbo ng mabilis dahil mga ating temperature is low. Down the warning of the operation when it's going to travel a slope. Yan po mga kabakit, sabi po dyan, be careful when working on slopes. Kailangan maingat po tayo kung nagtatrabaho po tayo dahil nag-i-slope po tayo. It may cause the machine to lose the balance and turnover. Pwede po tayong tumumba kung bara-bara po tayo makabakit. Kung mabilis ng ating pag-i-slope dahil umiikot tayo, tumatakbo ang ating machine, pwede po tayong tumumba. Kaya be careful, sabi po dyan. Dahan-dahan lang po para ang balance ng ating unit mga kabakit ay safe lang. Hindi po pwedeng magmadali lang po mga kabakit. Sabi naman po dito, sa traveling on the soft ground, if it is possible, avoid to operate on a soft ground. Ayan po, kailangan na nandun lang po tayo sa operate soft ground. Kailangan ang possible po ng ating operation. Move forward for the part machines. Sabi po din ito, move forward as far as machine can move. Ayan po. And the number 2, take care not to go beyond the depth when towing in the impossible on the soft ground. Mag-ingat lang po tayo mga kabakit, lalo po na sa mga deep na malalalim na lugar natin. Mag-towing machine ay impossible para sa subground. Take care po tayo, kailangan mag-ingat po tayo. Kasi kaya nga po ang ating bucket ay laging nakaabang. Yan po, yan po ang ating control sa ating unit. Dahil pwede po tayong madisgrasya. When driving becomes impossible, lower bucket and use boom and arm to pull the machine. Ayun, kailangan po natin gamitin ang ating lower bucket para magkaroon po tayo ng arm pull to the machine and operate the boom and travel lever at the same time and avoid the machine in sinking.
Yun po, kailangan ingatan po natin mga kabakit. Andiyan na lang po tayo mga kabakit. Yan po yung ating pag-akyat ng ating unit sa matatarik na area. Yan po, naka 20 to 30 centimeter from 1 feet travel motor. Then dito naman po sa pagbaba natin, ganun din po, naka 20 to 30 centimeter ang ating travel motor. Lagi po siyang nakaabang dahil para lagi tayong safe. Then kapag ang ating travel pad naman po, ang ating kadena po ay gusto nating linisan o gusto nating iayos o check up eh, ayan po, kailangan po nating itukod na ganyan. Ayan po, 90 to 110 centimeter. Maraming pong salamat. Paano lang po kayo sa ating YouTube channel sa June Martial Arts Baku Tutorial. Marami pong salamat. Marami pa po akong ituturo mga kabakit. Subscribe lang po kayo and follow. Marami pong salamat.